Hi! Magandang araw sa inyo lahat. Muli ako ay si Benji Eugenio. Sa mga sumusubaybay sa ating vlog na ito, ang ating bagong segment na ito ay pinamagatan nating Ang Diyos, ang Tao at ang Bayan, na kung saan ay himahimay natin ang mga mainit na mga isyu sa mga araw na ito at titingnan natin kung paano natin ito mabalanse upang sa gayon magkaroon tayo ng kaunawaan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na higit sa lahat sa ating lipunan. Sa bahaging ito, pakinggan natin ang kapahayagan ng DILG USEC Secretary Martin Dino, na kung saan ay marami siyang ibabahagi sa atin tungkol sa mga programa ng gobyerno, particularly sa ating mga barangay. Hito panoorin natin. Dito po sa ating segment ngayon, at natutuwa ako dahil tamang-tama ang ating issue tungkol dito sa NGO. Kalulunsad lamang namin ng Philippine National Police, at ito ay pinangunahan ng ating Pangulo, President Duterte, sa pagkilala sa ating mga NGO o non-governmental organization, people's organization, civil society, lalong-lalo na po yung tumutulong laban sa ating mga kalaban ng gobyerno, na kung saan ito yung mga kriminal at ito yung mga illegal drugs. So, yan po ang ating pag-uusapan mamaya. And of course, itong aming tinututukan ngayon ng DILG at lahat ng ahensya ng pamahalaan para dito sa ating national vaccination na ginagawa sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa barangay level. Well, nais ko po magkomento po sa sinabi po ito ni Yusek Dino, na kung saan po ay nasa barangay level po ang implementasyon ng ating National Vaccination Program. Kamakailan lamang po ay nagkaroon po ng kapahayagan si Pangulong Duterte, na kung saan sabi po niya na ika nga na ang barangay ay may tungkulin, may responsibilidad na ipaabot sa kanila, na kung saan ang kampanya, na kung saan ang mga kababayan natin ay magkaroon ng kaukulang baksino upang masok po natin ang problemang ito patungkol sa COVID-19. Pakinggan natin ang mga iba pang karagdagang kapahayagan ni Yusek Dino. Unahin trabaho sa barangay, fight against drugs, ang ating badak, tapos yung road clearing operation, tuloy-tuloy pa rin tayo dyan. Manila Bay Cleanup, ang ating kampanya para sa Zero Hunger, na kung saan last week ay napakita tayo isang best practice ng barangay dito sa Tanay. And of course, our fight against corruption na ngayon ay napakainit na issue, lalong-lalo na dito sa ating national government. At again, to the 42,047 barangay, mga matino, mahusay, maaasahan, at may malasakit at may tapang, mabuhay kayo, saludong-saludo ang programang ito. At ito ang angkop na angkop na programa para sa inyo. At para naman dun sa mga iilan lang na mga pasaway, mga magnanakaw, mga abusado, ito din ang inyong pwedeng dulugan, na kung saan ngayon pag-uusapan na natin, at dito ko na ilalabas yung mga barangay captain, barangay official na mabibigyan ng show cause order o summons para malaman ng sangbayanan, malaman ng mga komplainan na umaaksyon ang ating departamento, at dito nilang magdidinigyan sa barangay tayo. Maraming salamat po, Yusek. Yusek, nabanggit mo na po kanina ang focus sa National Vaccination Program ng ating gobyerno. Yusek, nagkaroon po tayo ng suspension ng vaccination sa ilang lugar dito sa NCR dahil po sa limited supply ng vaccines. Ano po bang masasabi niyo tungkol dito, Yusek, dahil kayo po ang naatasan na tumutok sa vaccination program natin? Correct. Alam mo, hindi kontrolado ng ating national government ang supply ng bakuna, dahil alam mo naman yan, yan ay nanggagaling sa mga malalaking bansa na kung saan inilalagay lang nila dito sa United Nations. Meron kasi dyan na isang lugar para sila magsusupply ng mga bakuna sa buong mundo, lalo-lalo na pati sa Ma'am, well, meron po akong komento sa bagay na yan. Ano po, kung yan po ay naging problema sa NCR, meron po ako nabalita ang mga barangay sa isang lugar na kung saan ay napakadami po sandamakmak ang mga nag-aantay ng mga bakuna, subalit hindi po kumikilos ang mga barangay kapitan ng mga ito, ang mga punong barangay na ito, na kung saan ay umaasa ang ating pamahalaan, na kung saan sila ay on the ground, on the level, sila ang mag-inganyo ng mga tao, sila ang mag-encourage sa kanila pumunta sa ating mga vaccination centers. Kasi po, napakahalaga po na sila po ay kausapin, sila po ay kaugnayin, sila po ay encourage na sumama.
makibahagi po sa National Vaccination Program na ito upang sa gayon ay matulungan nating masugpo ang COVID-19 na pandemyang ito? Meron kaming sinusunod na prinsipyo. Una, dapat ikaw ay naniniwala sa Panginoon. Yan ang unang-una. Believe in the Supreme Being. Pangalawa, ikaw ay makatao. Sa PDP Laban, nire-respeto mo ang karapatan ng bawat tao. Inaalam mo kung ano ang pangangailangan ng isang tao. Ganyan kataas ang tingin PDP Laban sa ating mga mamamayan. Pangatlo ay ang ating pagiging makabayan. Ang tawag dito ay enlightened nationalism. Dapat ang kayamanan ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Dahil marami ng pagkakataon na ang ating likas na yaman ay pinagsamantalahan ng mga dayuhan at nararapat lamang ngayon na yung natitira nating likas na yaman ay pakinabangan ng ating mga mamamayan at sa susunod na henerasyon. Ang pang-apat naming prinsipyo ng partido ay tinatawag na consultative and participatory democracy. Ang kapangyarihan ng PDP Laban at ang mga desisyon ay nanggagaling sa mga miyembro. Kaya nga meron po kami tinatawag na consultative at participatory democracy. Panglima po ay yung aming tinatawag na ideolohiya. Dapat po ang isang partido ay may ideolohiya. Ibig sabihin, ang paniniwala namin sa political line ay socialism. At ang paniniwala namin sa political line ay democracy. Kaya ang tawag sa amin ay SOCDEM. Ang namin ay siyempre ang pagiging makalikasan. Paniniwala kami na dapat proteksyonan natin ang ating kalikasan para sa susunod na henerasyon. At isa sa aming mga pinaglalaban ay ang federalism. Nais ko pong linawin sa lahat ng ating mga manonood na ang programang ito pa ay hindi po na sumusuporta sa anumang political party. Ano po? Ngunit napakaganda po ng sinabi po ni Yusek Dino na kung saan po ay nabanggit po niya ang pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa ng partido. Nais ko lamang pong bigyan ng pansin yung sinabi niya pong makadiyos na lahat po tayo ay dapat naniniwala, nananampalataya sa isang Supreme Being, sa isang Panginoon. Sapagkat kung wala pong ganung pananampalataya, kung wala pong ganung paniniwala, hindi po ako naniniwala na ang isang lipunan ay maging maayos, ang isang lipunan ay tunay na makatao. So doon po nagsisentro po ang lahat, ang paniniwala sa Diyos. Ang sabi po ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Napakaganda po itong bagay na binanggit ni Yusek Dino. Tayo po ay magpapatuloy. Kamakailan ay napag-usapan natin dati ang Barangay Development Funds. At noong isang araw ay na-release na po 16.24 billion or 99%. Release na po sa 822 barangays cleared of communist terrorist groups. Doon po, Yusek, sa hindi nakakalang magandang tulong na ito, pwede po ba nang ma-explain? Sapagkat marami po kasi nagtatanong ano ba po yan? Ilan na lang ba ang mga komunista o yung tinatawag na MPA? 3,000? Eh bakit namamayagpag pa yan? Kasi huwag na tayo makipag-usap sa nasyonal. Ang gawin natin ay makipag-usap sa lokal. Kaya ipinanganak ang EO70 o ito yung LCAP and Local Communist Armed Conflict. Pero dito, hindi pwedeng puro dalda lang. Kailangan may pondo ka na ilalaan para dito. Kaya dito, napanganak ang tinatawag na ayuda sa ating mga barangay. Ito yung first 822 na barangay na na-identify natin na for the past 52 years under the influence of NPA, walang anumang ay naglaan ng almost 16 billion para sa bawat barangay ay makakatanggap ng 20 million. At ang mga barangay na to ay na-process ngayon at ngayon ilulunsad na lang natin ang programang ito. Huwag kayong mag-alala, babantayan ko to. Titignan ko kung talagang yung pondong yan ay mapupunta sa 822 barangay. Pache-check ko kung sino mga kontraktor para malaman natin kung yan ay mapapatupad ng maayos. Ang ating kabarangayan ngayon ay talagang gusto na na magkaroon ng kaunlaran. At ang sinasabi ko naman sa ating mga kapatid na nais bumalik sa gobyerno, ito ng pagkakataon dahil ang laking oportunidad ang binibigay namin sa inyo. Okay, kababanggit lang dito patungkol doon sa Barangay Development Fund na bilyon-bilyon po ang budget. Subalit, kamakailan lamang ay naka-attend po ako na isang meeting ng mga mayor sa isang pagtitipon na kung saan ay binanggit po roon, napakadami pong proposal mula sa barangay. Ang problema lamang po,
hindi po nasusunod ang mga requirement na binabanggit po ng DBM na kung saan ay ang isang barangay ay makakakuha ng budget mula sa DBM. Napakalaking pera po. Kaya ako'y taos-pusong naniniwala na ang ating mga punong barangay at ang mga leader ng barangay ay dapat magkaroon ng karampatang kaalaman patungkol sa paghahanda ng mga proposals. Kasi po kung hindi po natin masunod ang patakaran ng DBM patungkol po sa mga budget na ito, patungkol po sa mga requirements na ito, hindi po tayo makakatanggap na anumang budget mula sa national government. Po ay nananalangin sa ating mga barangay leaders na kung saan ay dapat magkaroon sila ng kaalaman patungkol dito upang sa gayon ay maging kabahagi ng tinatawag na Barangay Development Fund na kung saan ay ang bawat barangay sa buong bansa ay maaari kakapag-avail. So yun lamang po ang mga paunang bahagi ng ating pong talakayan patungkol po sa patungkol po sa pangyayari sa ating lipunan at tayo nagpapasalamat kay Yusik Dino na kung saan ay nagbigay po siya ng kanyang kapahayagan, ng kanyang kaunawaan patungkol sa mga iba't ibang bagay na kung saan ay pinupunto niya ang kahalagahan ng mga barangay sa lahat ng mga development na mangyayari sa ating bansa. Maraming salamat. Thank you for watching. God bless.